别吧，心莲。Sa'yo. Pati lahat ng mga ari-arian ko. Lahat, Cynthia. Ay, naku, Sandra. Hindi mo ako masisilaw ng kayamanan mo. Kung ganun, anong gusto mo, kahit anong gusto mo, gagawin ko. Maawa ka lang sa'kin. Huwag mo lang akong patayin. Please. Halikan mo ang paa ko. Ang sabi ko, halikan mo ang paa ko. Nararamdaman mo na siguro ang sakit na naramdaman ko nang pinagtabuyan mo ako. Nang hindi mo ako tinulungan nang lumapit ako sa'yo. Cynthia, patawarin mo na ako. Patawad na. Kung gusto mo, ngayon tutulungan na kita. Tutulungan kita, tayong dalawa maghihiganti kay Juan. Sa pamilya ni Juan, tayong dalawa. Hindi ko na kailangan ng tulong mo. Kayang-kaya ko nang wasakin ang pamilya nila na ako lang. Wag, Cynthia. Wag. Kahit ano gagawin ko, bigyan mo lang ako ng isang pang pagkakataon. Isang pagkakataon na lang. Please. Kung sa bagay, medyo natagpuan mo ako na magandang mood ko. I feel generous tonight. Sige. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Meron kang isang minutong makatakbo at makatakas. Kung hindi ka namin mahuli, swerte mo. Pero kung mahabol ka namin, sorry ka na lang. Ang bait ko, no? Oh! Ano pang inaantay mo dyan? Tumakbo ka na! Ano? Thank you.
Sandra? Bulaga, talo ka. Sige na, tapusin na natin to. Hindi ka rin makakaligtas. Pagbabayaran mo rin ito! Yan ang akala mo. Alam mo, Sandra, magkaiba tayong dalawa. Dahil ako, wala akong sabi. Kaya nga ako nanalo sa ating labanan eh. Dahil mas matalino ako kaysa sayo. No! Goodbye, Sandra. Magandang umaga po.
Magandang umaga naman, Epe. Kumain kayo. Kamusta, sir? Siya nga ho pala. Nakita na namin yung pinagtatago ni Sandra Salgado. Pinuntahan namin yung lugar, pero hindi namin sila inabot. Nakatakas na naman. Eh, pangkay na lang ng kanyang katulong na tagpuan namin doon. At meron pa isang pangkay na nadatnan kami, si Nuno. Sino? Eh, hindi pa namin ma-identify. Tupok na tupok yung bangkay. Pero, posibleng siya si Mrs. Salgado. Sandali lang po. Lalabas na siya. Salamat po. Ay, Ma'am Cynthia. Meron hong gusto ko mausap sa inyo. Yes? Good morning, Attorney Salazar. Ako nga pala si John Makalintan ng NBI. Good morning. Ano kong mapaglilingkod ko sa inyo? Tungkol sa pagkamatay ni Mrs. Sandra Salgado. Ano? Patay na si Sandra? Bakit to? Hindi pa ninyo alam? Wala pa nakapagsabi sa akin. Bakit? Sino pumatay sa kanya? Paano? Nasaan siya? Pwede ba natin pag-usapan sa loob ng bahay niyo? Kung hindi ako nakaka-estorbo sa inyo, attorney. Sige ho, tuloy ho kayo. Salamat ho. Sa akin. Huwag kang maingay! Hindi ka pwede mag-ingay! May bisita ang mam ko! Upo, sabi! Upo ka doon! Kay Sandra. A case of salvaging. Nadat na namang otoridad na natupok ng sunog ang bangkay ni Mrs. Salgado. Pati yung katulong niya, patay din. May nauna sa mga pulis. Kalaban ko sa kaso si Sandra Salgado. Are you insinuating na meron akong kinalaman dito? Hindi naman sa ganun, attorney. Kahit na isang kriminal uwantin si Mrs. Salgado, may karapatan siyang mabuhay para harapin ang kanyang mga kasalanan. Isa pa, hindi dapat na mamatay siya. Dahil kailangan mabigyan ng linaw kung may kinalaman siya sa pagkawala ng mag-ina ni Mr. Juan Salgado. Alam ko. Eh kaya nga ako naiinis eh. Dahil hindi pa nalulutas yung kaso ng kliyente ko. Oh my God! Si Sandra! Si Sandra lang ang pwedeng nakakalam kung nasaan sila. Ngayon siguro, kailangan magtulungan tayo, attorney, para malutas kung sinong pumatay kay Mrs. Salgado. Hindi nyo na kailangan sabihin sa akin yan. Dahil ako mismo ang hahanap sa salarin. Nakasalalay dito ang kapakanan ng kliyente ko at ang kaligtasan ng pamilya nila. Ayoko silang mabigo. Maraming salamat, attorney. Kung ganun, tutuloy na ako. Sige ako. Salamat. Salamat din. Wala. Maming, mula sa araw na to, kapag meron dumating na pulis o imbestigador, huwag na huwag niyo kagad papapasukin. Lalo-lalo na kapag wala ako. Opo, ma'am. Mm!
at itong babaeng to. Kailangan mawala na to dito. Bahala ka na dyan. Animal na investigador yan. Pinuntahan mo naman ako sa bahay ko at iniimbestigahan ako. Parang lumalabas ako pang yung nagpapatay kay Sandra. E gayon siya lang naman ang tanging pag-asa natin para makita natin ang mami mo at saka si Cecil. Cynthia, anong gagawin natin ngayon? Kailangan malaman natin kung sino nagpapatay kay Sandra. Dahil siya lang may hawak ng susi kung nasaan sila. Cynthia, sana sa lalong madaling panahon. Napanghihinaan ng loob ang lola ko eh. Ayokong isa-isa kami mawalan ng pag-asa. Esperanza, ginagawa ko naman ang lahat para matulungan kayo eh. Alam ko naman yung Cynthia eh. Natatakot lang ako na baka sa susunod, sila na yung mabalitaan kung... Ayoko. Ayoko mangyari sa kanila yung nangyari kay Sandra. Thank you.